Or paano ka sagutan kung wala kang effort na binibigay, di ba? Sugot, ha? Oh, let me up with a bright smile on now. Me in the dark. Doon sa tao, I mean, doon tayo sa tao, ano yung mga tingin mong dapat nilang i-ready sa mga sarili-sarili nila? Kumbaga, para, o kunyari, ako, gusto ko mag-start ng sarili kong negosyo, kung ano man yan na gusto ko. Pero ano yung mentality dapat? Ano yung dapat nasa utak nila na, ano, yung mula umpisa, yun yung dapat dala-dala nila? Ano eh, hindi mo agad iisipin kung ano yung, kung magkano yung earn mo. Isipin ang matagalan, kung magiging masaya ka ba sa gagawin. Kasi masaya, marami kang nag-earn, pero alam mo yun, hindi ganun kakasaya. Wala din eh. Dapat yung ginagawa mo, mahal mo. Kung naman, kunyari kayo, nagbabala kayo mag-business, dun, yun talaga sa gusto nyo talaga, sa love nyo. Hindi dahil mag-earn ako ng malaking-malaking dito. Kasi pag yun agad yung inisip mo, medyo tagil din mga ganun. Kapag about money talaga ikaw, syempre gumagawa tayo ng business about money. Pero lagi may kasamang love. Lahat ng ginagawa natin, lagi natin ng love. It's true. Dapat mahal mo talaga yung ginagawa mo. Hindi pwedeng basta... Kasi... Hirap nang hindi mo mahal. Diyos ko. Tugot, ha? Tawag dito. Kanina nabanggit mo yung mga platforms mo, di ba? Nakita naman natin gano'ng ka-effective ang mga platforms right now ng social media. Pero at the same time, katulad ngayon, ang daming nanonood sa atin, ang daming nakikinig sa atin. As an influencer naman, paano mo masasabi, I mean, ano yung social responsibility ninyo? Lalo na kayo, di ba? Na kayo yung may hawak ng mga accounts ninyo. Oh, hindi lang for me, ah. Siguro sa lahat din ng mga influencers. Siguro, ano, hindi rin madali rin kasi. Kasi every content, dapat talaga laging pinag-iisipan. Maging sensitive tayo na creators. Kasi hindi lahat magigets ng mga ginagawa ng content. May maraming nanonood sa atin, bata, lahat, maraming takop ng lahat. Kaya dapat maging careful tayo sa lahat ng mga content na ginagawa natin. Sana, yun, maging inspirational pa rin tayo. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, talagang lahat ngayon ang social media na. So, tayo yung mga pinapanood ngayon. So, sana good vibes lang palagi, positive lang tayo palagi. Kasi yun ang kailangan ng panahon natin ngayon. So, yun lang. Tsaka... Believe pa rin ako sa mga content creators kasi hindi talaga ganun kadali na araw-araw mag-iisip ka na if na hindi ka nakakatapak ng ibang tao, na makakapag-inspire ka ng maraming tao, hindi siya ganun kadali. So, sobrang believe din ako sa kanila kasi ako sobrang nahihirapan ako. Hindi, lalo na sa mga everyday na gumagawa na, kasi mga ganun everyday vlogs, everyday content na gumagawa sila, sobrang believe ako sa mga tao ganun. So, ayun, hindi siya ganun din kadali. Pero, siyempre, nagiging madali na lang kasi may mga taong na nakasupport sa kanila, sa amin. So, yun na lang din. Parang yun na lang din yung nabibigay nila sa amin. Nagiging masaya din kami. Same din sa kanila na nagiging masaya din sila. Sana nagiging masaya talaga sila. So, yun lang. Yun lang yung parang, yun na yung perks na parang maraming tao. Ito, totoo naman talaga, walang halong camera, halong plastic. Siyempre, nag-earn ka pa rin. Pero, nakakapagpasaya ka ng maraming tao. Yun yung sinasabi ko. Mahal mo yung ginagawa mo. Nakakapagpasaya ka pa ng ibang tao at the same time ayun pa naging na-inspire ka, nakakapag-inspire ka pa ng maraming tao. So yun lang. Isa yun sa magandang ano din. Alam mo, hindi lang naman sinasabi ko sa kanila ang pagiging successful hindi naman dahil may mga business ka, nakuha mo na yung gantong ano mo, na gantong bahay na gusto mo, nakabili ka ng sakto mo. Pagiging successful kapag alam mo sarili mo na sobrang complete ka na, na masaya ka na. Na yun true happiness talaga. Sabi ko, yun kasi yung hindi mo talaga mababayaran eh. Yun yung talaga. Once na na-film mo na sobrang saya mo na, doon mo mararamdaman na okay na ako, feeling ko successful na ako, sobrang saya ko. Kasi lahat naman niya mawawala. Pero yung real happiness, real love, yan, happiness, love, hope, yan yung mga hindi talaga mawawala. So yun lang. Hindi lang dahil, ito, masaya ako kasi nag-run ako ng sarili kong business. Masaya ako doon. So feeling ko okay ako, masaya ako doon. Nila, kahit hindi man sila mag-run ng sariling business nila, kahit maliit na bagay na gagawa na nakapagpasaya sa sarili nila, feeling ko okay na yung magiging successful yun. Kasi kahit maliit na bagay, napapasaya mo yung sarili mo, nagiging okay ka, feeling mo dun ka nagiging successful, di okay, dun ka. Hindi naman kasi lahat ng bagay dahil lang. Hindi naman kasi lahat dahil nakapag-earn ka ng ganito, or ganito yung nakalagay sa bank account mo, or meron ka ng sports car.
happiness pa rin talaga eh. At the end of the day, lagi mong tatanungin yung sarili mo, masaya ka ba? Masaya ka na ba? So, yun lang. Pag masaya ka na, successful ka nun. Masaya ka eh. Kaya naman kasi sinasabi na masaya sila, eh, nag-successful sila kasi masaya na ako, complete na ako, I'm complete. Pero kung sarili mo, na kumpleto ka na, na masaya ka na, then you're successful. Same lang yun. Contento ka na. Kumbaga. Yeah. Ngayon, bilang CEO ng MS Flawless, ano pa yung pwedeng asahan ng mga tao with this na sinisimulan mo? Ito kasi hindi lang naman tayo, it's not all about business lang talaga. It's all about self-confidence, self-love. Yep. Marami pa, as in marami pa. Ano na to eh, skincare, pero marami pa talaga siyang kadugtong. Hindi lang tayo magkufocus sa skincare. Siyempre, marami pa tayong mga products na ilalagay. Pero, ngayong panahon kasi natin, marami na ng anxiety, depression. Tayo na lang din kasi magtutulungan. So, ito, itong skincare ko na to, marami pang kalakit pa nga. Ayan. So, tulungan lang din talaga. Marami pa silang aabangan, siyempre. Ganda. Oh. And with your, with your channel right now, I mean, new YouTube. Yeah. Sobrang thankful lang ako kasi two months lang talaga na hit ko yung 1M ko. So super, hindi ko expect na sabi ko, grabe. Pag ganun, asaya, sarap, sobrang sarap sa pakiramdam. Hindi mo mapapalitan ng kahit na ano yun. So marami pa silang aabangan doon, marami pa akong content. Hindi ko pa rin siya iiwan, hindi porket nagkaroon ako ng sarili kong line, iiwanan ko na agad itong ginagawa ko. Hindi. Yes. Kaya kong pagsabay-sabay yung lahat, gagawin ko talaga. Lahat na nga nagagawa ko, nagiging singer ako kahit hindi ako singer, sumasayaw ako kahit hindi ako sumasayaw, nag-host ako, hindi naman ako nag-host. Naging vlogger ako kahit hindi naman ako nag-vlog. So, ayun, lahat kasi pa rin, tinatry ko pa rin. Kasi hindi naman, it's not too late eh. So, kung kaya mong gawin, ba't mo gawin, di ba? So, ayan, sabi ko, gusto ko, kung kaya kong pagsabay-sabayin lahat talaga, pagkasabay-sabayin ko. Kasi syempre, marami pa rin hahanap ng mga vlogs, ng mga video. Alam mo, marami pa rin hahanap nun eh. Syempre, hindi ko pababayaan yun. Kasi dahil din naman sa YouTube, dahil din naman sa mga social media ko, kaya nakaka-gain ako ng mga supporters. So, never kong iiwanan sila. Yeah, that's cool. Oh, kasi yeah. Isa rin sa, I think, isa sa pagiging girl boss in a sense na pinag-uusapan nga natin is yung confidence mo nandito. Yung confidence mo na kaya mong gawin lahat kasi magiging limitasyon lang naman ito yung utak natin eh. Kung ano yung tingin mo na, hindi ko kaya yan. Once pinanghinaan ka. Ayan. Mindset yun eh. Kasi minsan, lahat kasi nasa utak lang natin yun. Kapag sinabi natin kaya natin, bakit hindi? Diba? Kaya natin kahit gaano katagal. Pwerte mo na lang ako mabilis. Pero kung kahit gaano katagal yung process, maghintay lang tayo. Pero kapag once na sinabi natin, hindi ko kaya, yun na yung mindset natin eh. Pag hindi natin kaya, hindi mo talaga mangyayari sa atin, hindi mo talaga kaya. Kasi kahit ikaw mismo sa sarili mo, wala kang tiwala. So, yun lang. Lagi mo sabihin mo sa sarili mo na kaya mo, may hope ka pa, marami ka pang magagawa. Kahit man wala ka pang makita ngayon na results, pero darating yan eh. Naniniwala ako in God's perfect time. So, doon paniniwala palagi. Siyempre, lalagyan mo pa rin ng effort. Hindi pwede maghihintay ka lang na maghihintay dyan. Lalagyan mo palagi ng effort, di ba? Parang love lang din yan. Lalagyan mo pa rin ng effort. Paano ka sagutan kung wala kang effort na binibigay, di ba? So, yun na. Hugot tayo kanina pa. May gusto ba tayong sabihin dyan? Okay. Good night, everyone. Night.